Welcome back to my YouTube channel, mga kaisla. Now for today, mga kaisla, ang ipapakita ko sa inyo yung mga gapi project natin dito sa ating islaan. Meron tayong iba't ibang gapi na dumating dito sa ating islaan at kinuha ko yung iba dun sa hindi yun na muna natin papangalanan yung mga kinuhaan natin ng magaganda na gapi. So, pararamihin mo natin at pipili tayo ng magandang materyales na gagamitin pag napag-drop na natin yung project natin na gagawin ngayon dito sa ating islaan. So, yun, ngayon, ipapakita ko sa inyo isa-isa yung mga gapi na kinuha ko sa ibang tropa at dinala dito sa isdaan. Tara na, mga isda, at ipapakita ko sa inyo isa-isa yung mga gapi na ipaproject natin ngayong March. Let's go! So, ito na nga, mga isda, ito yung mga paprajikin natin na gapi na pagandahin, no? Maganda naman sila pero pagagandahin pa natin. So, ito yun, nakalagay din doon at dito. So, sisimulan natin dito, mga isda, no? Ito ang tawag dito ay, ito ay iilawan lang natin, mga isda, para makita natin. Yan. Medyo malabo pero ang tawag daw dyan sa isdang dyan ay yan ay tinatawag na Singa Blue. Yan. Delta tail yan, mga isda, no? Bago yun yung female nyan. Yan. Yan yung female yan sa gilid. So isasabak natin sa breeding. Yan ang pagbibreed ko, no, para mabilis silang makakatusok. Medyo maliit yung female yan, mga isda, pero sasabak na natin para mapag-drop na natin agad. So, ito ay 2 months old pa lang, no? Kailangan natin ano, i-testing na natin para kahit papaano maparami natin yung ating Singa Blue. Ayun yung Singa Blue na Delta, no? Yan. Bago sumunod, mga isda, ito naman ay yan, double short tail, no? Yan, double short tail yan, mga isda. So, ang pangalan naman yan ay Japan Blue Snakeskin Double Short Tail. Yan, mga isda. So, binibreed na natin yan, mga isda, para maparami natin, no? Yan, sinumulan natin yan ng March 20, 2022. So, yan, binibreed na natin yung mga isda. Yan, yung pagbibreed ko na yan, mga isda, umaabot ng 1 buwan yan para sa breeding nila, para matusukan talaga nila, no? Yung mga female. Sumunod, mga isda, ito naman ay yung P-dirt. Yan, P-dirt. Yan yung P-dirt natin. Yung female yan, medyo malaki na ang dyan. Hihintayin na lang natin mag-drop, no? Yan. So kaya may dyan, meron na silang harang para magharang diyan para kahit paano pag nag-drop hindi makain yung ano, yung prey, no? Kasi hindi ko pa alam kasi yung attitude ng female kung prey eater ba siya or hindi, no? Kaya inilagay natin ng ganito ng cage, no? Sumunod, mga isda, AFPY, albino full platinum white. Ito yung ano, anak nung ayan, yung placer ko, first placer ko. Kahit pa paano meron naman nakuhaan, no? Yan. Papakita ko sa inyo, mga isda.
Kaya mga kaisida, ayun yung anak ng placer ko. No? Yan. Nag-breed na sila ngayon. Yan. Maliliit pa yung female pero kailangan natin patusukan para kahit pa paano malaman na agad natin yung resulta, no, ng isang buwan. So, pag isang buwan yan, aabutin yan ng 20, April 20. Yan. Tignan natin yung resulta niyan kung makaka pag-drop sila, no? Ayun yung ating project, no? Yan. Sumunod, mga kaisada, meron din tayong project dito na AFR. So, meron ng AFR doon, no? Meron pa tayong project dito, no? Na idinagdag dito. Yan, may yung mga maliliit na female. Bago lang yan, mga kaisada. So, pinapatusukan lang natin yan dito sa mga AFR natin na lalaki. Yan. Tapos yung malaking ano, ayun yung ano, ayun yung mga anak nan. Yan, pati ito. So, ayan. Bali, pinapatusukan natin, mga kaisada. Ipa-project natin din yan. Kasama sa project natin yan, mga kaisada. Yung ayun nga, mga kaisada, no, bago ang lahat, shout out muna kay bro Cedric, no, shout out sa iyo bro, pati kay Jonard, no, taga Batangas, shout out sa iyo, at kay JC, shout out sa iyo bro, pati kay Jandel bro, shout out sa iyo, at syempre shout out din sa buong members ng Gapinatics Laguna. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Syempre, makakalimutan ko ba yung mga subscribers ko, no? Shout out po sa inyong lahat. Happy fishkeeping po sa inyong lahat. At yun, mag-iingat po kayo lagi. At maraming salamat sa palaging pag-suporta dito po sa Stanley One. So, ayun nga, mga kaisda, ayun yung ating project ngayon dito sa ating isdaan. So, pagagandahin natin yung mga kaisda. Maganda na siya sa actual, no, kung makikita nyo dito sa isdaan, maganda na siya. So, pagagandahin pa natin, te-testing natin, hintayin natin siya ng April 20, no, kung meron magdadrop, no, kasi isang buwan ang breeding natin. So, mag-a-add lang tayo ng 2 weeks para sa pagdadrop ng female. Ihiwalay na natin yung male para hindi makain ng male yung mga prime. Kasi hindi ko pa kasi as in talaga alam yung attitude nila kung prime eater ba sila or hindi. So, yun nga, mga guys, update ko kayo sa mga susunod na araw dito sa ating isda. Kung nagustuhan mo itong video na ito, syempre, huwag mong kalilimutan mag-subscribe, like, and click the notification bell para update ka sa aking mga panibagong